Pinaghahandaan mo ba ang pagdating ng Panginoon? Ako po si Father Dion, ang Catholic Chaplain ng 4th Infantry Diamond Division, Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Thursday ng 21st linggo ng karaniwang panahon. At ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, papuri sa iyo, Panginoon. Kaya't magbantay kayo dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito, kung alam ng puno ng sambahayan, kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya't maging handa kayong lagi, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Sino ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba't ang pinamamahala ng kanyang Panginoon upang magpakain sa iba pang mga alipin sa takdang oras? Mapalad ang alipin iyon kapag dinatnan siyang naglilingkod ng matapat sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, gagawin siyang tagapamahala ng kanyang Panginoon sa lahat ng mga ari-arian nito. Ngunit kung masama ang alipin iyon, sasabihin niya sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pagbabalik ng aking Panginoon. Kaya't sisimulan niyang bugbugin ang ibang mga alipin at makikipagkainan at makikipag-inuman sa mga lasinggo. Babalik ang Panginoon ng alipin iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng kanyang Panginoon at pagkatapos ay isasama sa mga mapagkunwari. Do'y tatangis siya at magngangalit ang ngipin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nagkaroon di umano ng pagpupulong o pag-uusap si Satanas at ang kanyang makampong demonyo sa impyerno. Plano ni Satanas na ipadala ang kanyang pinakamagaling na demonyo sa lupa upang makarekrut ng maraming kaluluwa sa impyerno. At upang mapili niya ang pinakamagaling na demonyo, nagbigay siya ng isang katanungan. At kung sino sa kanila ang mayroong pinakamagaling o convincing na sagot, iyon ang kanyang ipapadala sa lupa. At ang kanyang katanungan ay ganito, ano ang sasabihin mo sa tao upang siguradong mapunta sa impyerno ang kanyang kaluluwa? Ang sabi ng isang demonyo, busing, sasabihin ko sa kanila na walang Diyos. God is not real. God does not exist. Mahinang sagot at hindi ako kumbinsido, ang tugon ni Satanas. Maraming mga tao, nasa kaibuturan ng kanilang puso, alam nila na may Diyos, lalo na kung malapit na silang mamatay. Kaya ang sabi ng pangalawang demonyo, busing, sasabihin ko sa kanila na walang impyerno. Mahina at hindi pa rin ako kumbinsido, ang tugon ni Satanas. Maraming mga tao sa mundo na nakaranas na ng impyerno sa kanilang buhay at alam nilang ang kasalanan ay ang magdadala sa kanila sa mas lalo pang kapahamakan. Sabi ng pangatlong demonyo, busing ako, sasabihin ko sa kanila na totoong may Diyos, totoong mayroong impyerno. Ngunit hindi natin kailangang magmamadali. Marami pa tayong oras, mayroong pang bukas. Kaya hindi natin kailangang magbago agad. Mag-enjoy muna tayo sa buhay. Marami pa tayong oras, marami pa tayong panahon upang magbago. Magaling ang tugon ni Satanas. Ngayon din, ipapadala kita sa mundo. Alam ni Jesus na mayroon tayong tendency na laging ipagpaliban ang mga mahihirap na bagay. At alam niyang ang pinakamapanganib na salita para sa atin ay ang salitang mamaya, bukas o tomorrow, na marami ang naliligaw dahil iniisip nilang mayroon pa silang maraming oras at araw sa mundo. Kaya ang paalala ni Jesus sa Ebanghelyo, magbantay kayo dahil hindi ninyo alam ang araw ng pagdating ng inyong Panginoon. At ang pagdating ng ating Panginoon ay maaaring tumutukoy sa dalawang bagay. Una, ang kanyang pagdating sa huling araw, the second coming of Christ, ang tinatawag nating parousia, ang kanyang pagdating kung saan He is going to judge the living and the dead. At ang unang mga Kristiyano ay naniwala na ito ay mangyari sa kanilang panahon, kaya araw-araw nila itong hinihintay, kaya namuhay sila ng exemplary life. They made the best of every hour because they thought that it might be their last. Ngunit dahil sobra 2,000 taon na ang nakalipas, at hindi pa rin bumabalik si Jesus, tayo ay nagiging kampante. Maraming mga tao ang sinubukang hulaan ang pagdating ng Panginoon at marami ding mga tao ang naniniwala sa kanila. Ngunit ang lahat ay hindi nagkatotoo.
Kaya natutokso tayong mamuhay na parang wala nang katapusan. Nalilimutan natin ang pangunahing babala ni Jesus. Be ready. Be always prepared. Maging laging handa. Magbago ka ngayon dahil bukas, maaring huli na ang lahat. Pangalawa, ang sinasabing muling pagbabalik ni Jesus ay maaring tumutukoy din sa katapusan ng ating buhay dito sa mundo, ng ating kamatayan. Wala din pong nakakaalam kung kailan ito mangyari at darating sa atin. Marami sa atin ang hindi handa at walang planong paghandaan ito. Marami sa atin ang ayaw pag-usapan ang katotohanan ng kamatayan dahil para sa kanila, ito ay hindi dapat pag-usapan. Mayroon pang pamahiin na kung pag-uusapan natin ang kamatayan, mas lalong mapabilis ang kanyang pagdating. Ngunit ito ay walang katotohanan. Itinuturo sa atin ang Ebanghelyo na ang kamatayan ay isang katotohanan na dapat nating harapin at huwag itanggi. Kailangan nating paghandaan at hindi binaliwala. Ang kamatayan ay inihalin tulad ni Jesus sa isang magnanakaw dahil ito ay darating sa oras na hindi natin inaasahan. Dahil dito, hinahamon tayo ng Panginoon na magiging tulad ng isang mabuti at matuwid na alipin na maaasahan sa mga gawaing ipinagkatiwala sa Kanya. At kung magagawa natin ito, bibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya muli, pinaghandaan mo ba ang pagdating ng ating Panginoon? Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and Author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and their refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.